ikaw nang bahala sa mga kapatid mo, ha? At sa tsubadong mo. Sa jungle niya ng buhay, nagugulo na dito. Hindi alam kung paano haharapin ang mundo. Huwag mong alala. Hindi ka nag-iisa, Buboy. Nandito ako. Isabel. Nung una pa lang kita makilala, Buboy, hindi na kita matanggal sa isipan ko. I think kami lang po tayo, Buboy. Mahalin kita, Isabel. Mahal kita, Isabel. Ano ba? Ang damot mo ah! Bakit ba ang kulit mo? Hindi ka makapagsalita ka para sinira ako na eh! Hindi ka nga marunong, sigurado sisirain mo to! Kaya ka magpapaturo eh! Hindi ka lang ikaw pa, sigurado sisirain ka! Kuya Miss, Kuya Ato, huwag kayo mag-away! Di ba ang bilis sa atin ni Inay, dapat lagi tayong magkakasundo? Sige kayo, pag tumawag ulit si Inay, susumbo ko kayo! At kung mag-aaway kayo, pwede bang pabulong? Ito kasi ang damot eh. Ikaw kasi ang pakile meron ko. Madamot ka kasi. Huwag na kayo mag-away kasi! Napapalala! Ano ba? Gabing-gabi na, ang iingay niyo pa. Ito kasi ang pakile meron ko. Madamot ka kasi. Ang kulit mo kasi sila ay naman ah. Tama na! Hindi pwedeng nagsisigawan lang tayo parati. Ire-reklamo na tayo ng mga kapitbahay natin. Mayahan naman kayo. Mabuti na rin siya na andiyan kayong lahat. Family meeting tayo. Mula na umalis si Inay, alam niyo namang lahat na ako ang inatasang mamuno dito. Ako na ang head of the house, captain of the ship, commander-in-chief. Kaya naman, may ginawa akong mga rules na dapat niyong sundin. Ha? Ito. Ito. Basahin niyo to ha. Basahin niyo lahat. Rule number one, respetuhin si Buboy above all others. Rule number two, kung anong sabihin ni Buboy, yun ang masusunod. Rule number three, bawal kumontra kay Buboy. Ayos din to marus mo ah, parang ikaw na lang ang bida. Baka gusto mo, pati yung tawag namin sa'yo, Haring Buboy. Dahil mo pang diktador. Bakit? Sino bang mananagot kayo na pag nagka-letse-letse tayo dito? Ako hindi ba? So, huwag na kayong umangal. Sumunod na lang kayo. Ako na ang solong haligi ng tahanan ngayon. Hmm? Ay! Narinig ko yung sinabi mo. May naalala ko. Tungkol sa haligi. Itong posting to. Napansin ko kaninang umaga. Puro anay na. Chubadong. Aba, eh, bukang kakalag na to. Chubadong. Pwede ba? Nagdi-discussion kami. Pwede ba? Saka na lang yung posting yan. O, sige. Pero, kapag hindi natin to naagapan, pwede bumagsak yung bahay natin. Bumagsak! Teka, teka! Anong gagawin natin? Natin? Hindi ba ikaw ang solong pinuno ng bahay na to? Eh di, pwes, suluhin mo din ang problemang yan. Saka, ayon dito sa rule number 15, no? Kapag 9 o'clock, dapat tulog na lahat. Naku, eh sakto, 9 o'clock na! Ano ba yan? Good night, Your Royal Highness. Akit, please! Chobadong, ang gagawin natin? Your Highness, it's past my bedtime. Thank you.
Excuse me. Gusto ko sana kayong ma-interview. Excuse me. Sige. Pagbibigyan ka namin kahit makapal yung kulay. Please stand there. Go faster. So tell us, why do you want to be a cheerleader? Hindi ako nandito para maging cheerleader. Oh, thank God. I'm from the school paper. Ako si Sari Manalastas. Gusto ko sana kayong interviewin eh. May article kasi ako tungkol sa school spirit. Busy kami eh. Siguro mga next Mamaya, month na lang. Next month? Oo. Sari? Sari Manalastas? Ikaw ba yan? Ikaw yung Sari Manalastas na Girl Scout dati, di ba? Oo. Paano mo nalaman? Psychic ka? Oh my gosh! Sari! Ako si Belle! We met sa Girl Scout Grand Bivouac. We were teammates. Naging mag-penpals pa nga tayo. Belle? Belle, ikaw na ba yan? Ang ganda mo! Nakamusta ka na? Isabel? Frankly, hindi ko ma-understand why you're friends with this girl. But I guess this calls for a group of girls! Forgive me for being late. Galing kasi ako sa registrar's office at meron tayong late enrollee. Dahil sa galing siya sa ibang eskwelahan, ang gusto ko eh, i-welcome niyo siya. Okay? Okay, sir. No problem. You may come in. Class, I would like you to meet Jose Tomas Almande. You may take your seat. Uy, Atom, dito ka na lang. Tabi na tayo. Ikaw ba? Dito ka rin? Yep. At napakaswerte mo dahil classmate mo ako. Neighbors na tayo. Seatmates pa tayo. Hindi na nakakatuwa yun. Parang hindi masyado. May tryouts mamaya para sa basketball team. Ano, Buboy? Tryout tayo? Negative ako, Tol. Balita ko, ginagabi ang practice ng varsity team eh. Yung wala na sa airmats, kailangan maaga ako nakakaway. Ang baduy mo. Oo. Hindi mo ba alam, chick magnet ang magsang varsity. Siguradong pagkakaguluhan ako ng mga girls kapag natanggap ako sa team. Minasa ka ba? Basketball player ang hinahanap nila, hindi mascot. Ang yabang ng pandakikot na ito. Ang sabihin mo, hindi ka lang pwedeng mag-tryouts. Kasi, lalaki hanap nila, hindi tibang-bang. Aba, yabang mo ah. Pero Tol, pag ako nag-tryout ako, papakitaan ko siya ng Allen Iverson. You know? Tapos Danny Seagal. You know? Uy! Isabel? Mario Alberto? Buboy for short? Ikaw si Isabel of the Cemetery? Fairness, pare. Maputi. Matangkad talaga. Nakalita ko. Maganda. Nalako pa kasi Buboy! Nandito lang pala kayo eh. Eh, papakilala ko lang sana tong pen pal ko. Si Isabel. Magkakilala na kayo? Nagugulo na nilito. Hindi alam kung paano haharapin ng... Ano kayo ka kung Isabel? Anong course na niya dito? Anong year na siya? May nakwento ba siya sa'yo tungkol sa akin? Ha? Hindi kami ganun close, mascom, freshman, at wala. May tanong ka pa? Baka naman, pwede ka maging bridge sa amin. Alam mo na, best friends tayo, close kayo, tas kami. Excuse me? Hindi Guadalupe ang pangalan ko at hindi San Unico ang apelido ko. Wala akong plano maging bridge ng kahit sino, no? Best friend naman. Naku, Buboy. Naaalala mo lang naman na best friend mo ko kapag may kailangan ka sa akin, no? Hindi iira lang pagpapakit mo sa akin. So besides, may boyfriend din si Isabel. Sorry, wala akong balak manulot. Gusto ko lang naman maging friend niya. Maging close kami. Shoulder to cry on. Sus! Shoulder to cry on ka dyan, style mo, bulok. Nakakilala na kita, no? Kunwari, kakaibiganin mo muna yung babae, pero mamaya, unti-unti mo na siya nililigawan, di ba? Ganun ka, di ba? Sorry. Ipag-meet mo lang kami ulit. Yun lang ang hinihiling ko. Pag gagawin mo to, hindi na kita kukulit eh. Just promise,
Pag may nagustuhan kang guy, gagawin ko ang lahat para maging boyfriend mo siya. Kung gusto mo, maging alipin mo ako for life. Teka? Oo. Please, sorry, sorry, please, please, sorry. Oo na, papabayad na ako, oo na. Bayad ka na? Thank you, bet. Talaga ng best friend ko. Thank you. Yes! 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 Uy, Atong! Pauwi ka na ba? Sabihin na lang tayo, sige na. Magkasama na nga tayo buong araw sa classroom eh. Gusto mo hanggang dito, magkasama pa tayo? Magpamiss ka naman kahit konti. Ano ka ba? Bakit? Hindi ba mas maganda na may kakwentuhan ka habang naglalakad pa uwi? Di ba mas sweet yun? Depende sa kakwentuhan. Alam mo, that's true! Kasi minsan may mga kausap ako, talagang sobrang daldal, tapos sobrang kulit, nakakairita, diba? Ay naku, alam mo, pag may mga ganun akong kasama, parang mas okay na lang na mag-isa, diba? Sakto. Alam mo, buti namin talaga hindi akong ganun klaseng tao eh. Uy, sir! Kamusta na kayo? May free time ka ba? Kasi naghahanap kami ng mga volunteers para sa mga tutulong sa pagpapak ng mga relief goods. You know, para sa mga typhoon victims. Hay nako, sir. Kahit wala akong free time, talagang I will find a time to be of help sa mga nangangailangan. Oh, well, and sir, I believe na talagang may responsibilidad akong tumulong, diba? Sa mga less fortunate. Kasama kami dyan. Teka, anong kami? Bakit? Ayaw mo bang tumulong sa mga may hirap? Sir, kawawa naman sila, diba? Nasalanta na nga sila ng bagyo, tapos hindi pa natin sila bibigyan ng oras. Isipin mo na lang, paano kaya kung tayo natutulog tayo sa kamang malambot, tapos sila sa sahig lang, tapos wala pang kumot, diba, sir? Yung iba, kumakain ng masasarap na pagkain, tapos... Pwede bang manahimik ka kahit sandali? Sige na nga ho, sir. Tutulong na ho. Salamat. Paano? Okay, sir. I'll see you tomorrow, ha? Thanks, sir. Okay. Hi, Sari. Kanina ka pa ba naghihintay? Late kasi nag-dismiss si Prof, eh. So, ano yung mga questions mo sa akin para sa article na sinusulat mo? Actually, Isabel, kailangan ko nang umalis, eh. May dapat pa kasi akong asikasuhin. Pero yung friend ko na yung mag-i-interview sa'yo. Okay. Si Buboy. Si Buboy. Sige. Siya, interviewin mo, ah. Siya naman nabahala sa'yo, ah. Sige. Muna na muna ako. Sige, salamat. Hi. Writer ka rin pala ng school paper? Ah, hindi. Mag-a-apply pa lang ako. Kumbaga, ito yung pang-audition piece ko. By the way, binilang kita ng Rose. Pasasalamat sa pagpayag mo na may interview kita. Thank you. Well, fire away. Question number one. Ba't mo ba naisipang maging cheerleader? Kasi dati na akong cheer dancer sa high school namin. Hilig ko talaga siya. Hilig mo talaga? Mm-mm. Ano ba yung ibang hilig mo? Hilig mo bang manood ng movies? Oo, I guess. Oo? Ako din! Hilig kong manood ng movies. Baka gusto mong manood tayo ng movies minsan. Ayahin kita, tapos kain tayo sa labas. May alam akong kakabukas na restaurant sa mall. Balita ko, masarap daw ang pagkain mo. Wait. Akala ko ba interview to? Pero parang you're asking me out. Kung pwede. Friendly date lang. Buboy, I don't really know you that well. And you seem like a nice guy. But I can't go out with you. Bakit naman? Ayaw mo ba akong magkaibigan? Hindi. May boyfriend na kasi ako eh. Tsaka ayaw na sumusama ako sa mga ibang guys. What's going on here? Hi, Preston. Si Buboy. Ini-interview niya ako para sa school paper. Yeah, right. Interview with matching Rose. Ang sweet niyo naman. Bakit? Bawal mong magbigay ng Rose? Baka ikaw, gusto mo din. Bigyan kita.
Niloloko mo ba ako? Yabang mo! Ang gusto mo, ha? Ano ba? Buboy, stop it! Nilagay mo na nga ako sa sitwasyon na to. Sinaktan mo pa yung boyfriend ko. I can't believe you! Isabel, hindi ko naman kasalanan eh. Stop it! Itigil na natin to. Just get out of my life, please! Tara na. Get out of my life? Para namang sinabi nung Isabel na yun na magpaamatay ka na lang. Min, ano ba feeling ng mabasted? Asus, nagtanong ka pa eh, alam mo naman ang sagot. Sa 10 niligawan mo, eh 11 yung bumasted sa'yo. Hindi nga ako nakaporma eh. Hindi ko man lang nasabing mahal ko siya. Nanalove at first sight ako sa kanya. Eh ano ba kasi in-expect mo mangyari kapag sinabi mo sa kanya na mahal mo siya? Hindi pa nga kayo magkakilala. Tapos may boyfriend pa siya. Sa tingin mo ba matutuwa yan at iiwan na si Preston dahil sa'yo? Hindi yun ang point eh. Yung maging honest ka sa feelings mo. Yung nararamdaman mo para sa isang tao. Ayaw ko lang kasing may tinatago eh. Pag mahal ko, sasabihin ko. Kahit wala akong ina-expect na kapalit. Basta masabi ko lang. Ganun. Ah, yun yung point. Okay ulit nga. Hoy! Saan ka pupunta? Ah, naman oh. Tinamaan ang gusto tong si Buboy kay Isabel. Ay, nako! Kayo, bilang kaibigan ni Buboy, kailangan tulungan natin siya makarecover. Ngayon pa namang ibang babae dyan eh. Tumingitingin na siya sa paligid niya, makakakita siya ng babae na mas deserving sa feelings niya. Mabuti, Kuya! Dumating ka na. Tumawag kanina si Inay. Kinwento namin yung inaanay na poste. Anong plano natin? Kuya, nakahanap na ako ng pest control company. Pwede ba bukas nila ako kasapin? Pagod ako, gusto ko magpahinga. Pero kuya, sabi ni Uncle Padong, pag di natin na-solve yan, baka lo... Pwede ba? Sabi ko bukas nila ako kasapin. Wala ako sa mood para intindihin yung mga problema natin dito sa bahay. Oh, nasaan ang pagiging head of the house mo? Pagiging commander in chief, captain of the ship, puros ka yabang! Wala ka naman palang ibubuga! Ano man tagal ko nang nagtitimpi sa'yo, ha? Kung makapagsalita ka, parang ang galing-galing mo. Ikaw nga ito, puros salita eh! Kulang ka naman sa action. Ganun, ha? Gusto mo na action? Sige! Pagbibigyan kita! Ano? Tama na yan! Ano ba? Kung gusto niyo magsuntukan, wag dito! Doon kayo sa boxing ring! Para pwede pa kumusta! Ano? Sige, tuloy niyo! Kuya! Ano? Suntan mo! Hamunin mo na suntukan! Ito naman sabi sa'yo, Buboy. Kapag natuloy ang away nyo, kay Migs ako pupusta. Kasi mukhang mas malaki siya sa'yo. Ha? Practice ka pa. Sabi nila, kapag panay daw ang tingin ng tao sa relos, eh parang mas bumabagal ang oras. Gala 7 na eh. Hindi pa ba tayo uuwi? Gugutom na ako. Alam mo ba yung mga taong umaasang tatanggap nito eh? Ilang araw na rin hindi kumakain, no? Alam mo, galing mo rin magpa-guilty, no? Pero kahit anong sabi mo, pag ganito pagod na ako, hindi na ako tatablan. Saka baka hinahanap na ako sa amin. Hay nako. Atong, don't worry. Talagang pinagpaalam na kita at ang sabi ko, malilate ka nga ng uwi. Nakausap ko nga pala yung kakambal mo. Medyo masungit pala yun, no? Pero uwin mo ba naman? Pinabahan ako agad ng telepono. Ay nako, inisip ko na lang eh baka busy siya. Alam mo, may pagkabarumbado talaga yun. Pero alam mo, ang swerte mo, no? Kasi may kapatid ka na nga, tapos kakambal mo pa. Biruin mo, kayong dalawa, andun kayo sa tiyan ng mami nyo, tapos, gets mo, may kalaro ka. Swerte mo! Ano swerte doon? May mga kapatid ka nga, hindi mo naman kilala. May kakambal ka nga, tapos turing pa sa'yo, mortal na kaaway. Atong, don't worry. Kapag tumagal, magkakaayos din kayo. I'm sure,
ilang linggo lang yan eh. Magkakalapit-lapit na kayo. Remember, Atom, blood is thicker than water. Ay, naku, magkakalapit ulit kayo nila, Migs. Alam mo, imposible yun eh. Kasi sabi niya, kung ilang taon daw kami nagkahiwalay, ganun din yung taon na bibilangin bago kami magkabate. Eh bakit? Ilang taon na nga ba kayo nagkahiwalay? May mga 10 taon na siguro. Ew! Ibig sabihin, 10 taon kayong hindi mag-uusap? Wait, hindi ko kaya yun at hindi pwede sa akin yun. Remember, Atom, if there's a will, there's a way. Wait lang, isip tayo ng way. Ano bang mga favorite ni Mix? Uy! Oh. Hanggang ngayon ba naman nagmumukmukha pa rin dyan? Nag-iisip ako ng paraan eh kung paano ko ulit makausap si Isabel. Tulungan mo naman ako. Yan ang problema sa'yo eh. Masyado kang mapusok. Alam mo na may boyfriend yung tao, magpo-propose ka pa sa kanya. Eh sa kailangan kong sabihin tong feeling ko para sa kanya. Eh paano kung magalit ulit siya sa'yo? Okay lang. Eh, kanya naman talagang pag-ibig eh. Parang sugal. You either win or lose. Yan ang problema sa'yo eh. Hindi mo pa kasi nararamdaman ang feeling na ma-in love. Ang gyabang nito! Anong akala mo sa akin, zombie? Ibig mong sabihin? Na-in love ka na? Kanino? Ikaw ha, masyado kang tahimik ha. Sino naman yung lalaki niya na? Huwag mo nang tanongin. Wala naman siyang gusto sa akin eh. Paano mo naman nalaman? Sinabi ba niya sa'yo na wala siyang gusto sa'yo? Basta, alam ko lang. Ay, yan ang problema sa'yo. Kasi, di ka marunong sumugal eh. Masyado kang playing safe. Dapat kasi pag may nararamdaman ka para sa isang tao, dapat sinasabi mo yun. Hello? Lalaki ka kasi? Pwede kayong manligaw ng babae kung may nakonsunodahan kayo, eh kami mga babae. Siyempre, naghihintay lang kami ng mga lalaki manliligaw sa amin bago namin sagutin. Hello? Noon yun. Iba na ang world ngayon. Oh, sige nga. Sabi mo sa akin, kunwari, in love ako sa isang lalaki, pero wala siyang gusto sa akin. Paano ko sa kanya ipapakita yung feelings ko? Isipin mo na lang kung ano ang favorite gift niya. Ano? Magbibigay pa ako? Uy. Di ba pag boys, pag nagpo-propose sila, may dala silang chocolates, flowers, jewelry. Pag girls, dapat meron din. Ako, ganun ako napasagot ni Alma noon eh. Kasi nalaman niya yung favorite ko ay fishball. Yuck. Ang cheap mo, fishball? Di, kasi bumili siya ng 3 stick ng fishball. Saka siya nag-propose. Alam mo, dapat gayahin mo. Ganun dapat yun eh. Ganito. Akin. Dapat, hinawa ko mo kanya mga kamay. At the right time, sabihin mo lang, matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Pero natatakot ako na pag nalaman mong nararamdaman ko para sa'yo, baka layuan mo ako. Natatakot akong masaktan. Pero ngayon, masaya akong malaman mo ang totoo. Mahal na kita. Ganun! As in, ganun, saktong-saktong ganun yung pagkakasabi kong ganun. Yun mismo ang sabihin mo sa kanya. Ang sarap ng pakiramdam. Yung in love, ganun dapat sasabihin ko kay Isabel. Eh. Kailan kami magkakausap, ha? Di ba? Nagkala lang sa galing. Oh. Ha? Aba, tol. Chubby kami.
Sabi, hello. Hello, 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 hello. Ayan, 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 hello. Ha? Buboy. Noon pa man. Mahala kita. Sa kanya ng buhay, nagugulo na dito. Uy, Mix! Kanina ka pa dyan, ha? Ito, dinilhang kita ng cake! Kainin mo, ha? Super yummy yun. Sorry, ha? Hindi ako mahilig sa matatamis, eh. Nakakaumay. Oh, my life. Siguro gusto mo makapag-isa, no? Ang talino mo naman! Nalata mo? Oh, my life. I've been alone. Ano kayo magandang susunod na line din? Never had someone I can call my own. Maganda, maganda kasunod yun. Alam mo, parang lungkot ata nung kantang binubuo mo. Ba't naman tungkol sa loneliness? Pwede naman tungkol sa friendship. O kaya naman sa brotherhood. Corny yun, no? Ano ba? At saka hindi ako naniniwala sa lasting friendship. Lahat ng magkakaibigan pwedeng magbago. Lahat ng mga kapatid pwedeng mawala. Wow! Correct! Tama ka dyan. Alam mo, dapat habang nandito sila, sinasamantala mo yung situation. Make the most out of your time together. Kasi alam mo, pag nawala sila, sayang, diba? Remember, Mix, no man is an island. Tingnan mo, kung wala ako dito, edi hindi kita natulungan dyan sa pagbuo mo ng kanta. Ay, naku! Ito na, kainin mo na yung cake, tapos iuwi mo muna yung plato at saka yung baso. Dadaanan ko na lang sa inyo. Sige na, kunin mo na. Okay. Sige, bye, Miss. Uy, enjoy ka dyan, ha? Bye! Min, may papadito kay Buboy. Eto, sure ako, Min. Maganda. At mabait pa. Alam mo kasi, type ko yung pinsan nito, eh. Para double date kami ni Buboy, di ba? Uy, Milo. Ano ba kayong mga bugaw? Kaya ano mo na magkagusto si Buboy sa ibang babae? Hindi. Alam mo ang kailangan ni Buboy? Yung babaeng type siya. Yung tipong hindi na siya papahirapan. At para bang lumalabas na siya, yun, siya na yung liniligawan. Kasi alam mo naman yan si Buboy. Sobrang easy to get. Eh di ba kilala mo si Alma? Itong dito sa kabilang kanto, yung babae. Binigyan lang ng fishball si Buboy. Yun! Ngayon sila na. Laging magkasama, nagde-date. Oh. Oh, Min. Alam mo, Tek-Tek, tama kay. Ang kailangan ni Buboy ay isang babae na mamahalin siya ng lupos. Uy, salamat ah. Salamat. Pasok mo na sa loob ko. Hi. Ito ba ang boarding house ni Miss Melines? Uy, nakita ka lang na sexy at maganda babae. Nahibang ka na naman. Thanks for the compliment. Ako si Minona. Milo. Ako si Milo. Ikaw, may pangalan ka? Ako? Tinatanong mo ko may pangalan. Ikaw, tatanungin ko, nakakita ka na ba ng tao walang pangalan? Kuya! Kuya! Based on my research, sila ang pinakamagaling na pest control. Ah, galing talaga nito si Jiro. Pag may research ako, tulungan mo ako. Sure. Siya nga pala, nabayaran ko na yung pest control team. Medyo natawaran ko, kaya eto, may sukli pa tayo. Idadagdag ko na to sa weekly budget natin, ha? Eto, iwan ko na dito. Ayos yan, Migs. Baka naman, pwede mo na akong tulungan sa pag-budget ng pera natin. Kailangan mo ng tulong ko? Ikaw, ang head of the family, ang commander-in-chief, ang captain of the ship. Kailangan mo ng tulong? Okay, okay. Na-realize ko na hindi madali yung magdunung-dunuhan. Hindi ko kaya ito mag-isa. Kailangan ko tulong ninyo. Hindi ko napahabain pa, baka sasabihin mo na naman, puro lang ako dakdak. Isabel,
Pwede bang makipag-usap sa'yo? Gusto nga rin sana kitang makausap, Buboy, eh. Gusto kong mag-sorry sa nangyari with Preston, tsaka sa nasabi ko. You mean, hindi ka galit sa akin? I had to look angry, para hindi na lumala yung sitwasyon. So, friends? Friends, at bilang kaibigan, sasabihin ko na sa'yo ang totoo, Isabel. Anong totoo? Ano ba lang kitang nakita nun sa cementerio? Love at first sight na ako sa Isabel. Mahal kita, Isabel. Buboy. Isabel, wala ka naman kailangan sabihin eh. Ikaw kung gusto mo magalit, wala kang magagawa. Gusto ko lang naman. Alamin mo ang totoo. Hoy! Ikaw na naman? At bakit hawak-hawak mo yung kamay ng girlfriend ko? Nag-uusap lang kami, Preston. Nag-uusap? Ang sabihin mo kung kani-kanino ka nakikipag-flirt! Pare, hindi to kasalanan ni Isabel. Huwag mo nga akong tawagin, pare! Tara na! Aray! Tara na! Pare, sasaktan si Isabel. Eh, ano bang pakialam mo? Girlfriend ko si Isabel. At kahit anong gustong gawin ko sa kanya, gagawin ko. O baka naman, gusto mong ikaw ang masaktan. Preston, tama na. Sorry, Buboy. Next time na lang tayo mag-uusap, ha? Next time? So may plano ka pang makipagkita ulit sa hayop na yan? At ano? Makikipag-holding hands ka ulit? O baka naman may kasama ng beso? At hug? My God, Isabel. Hindi ko maintindihan kung bakit nagpapaka-chip ka ng ganito. Preston, I'm sorry. Magkakawakan. Hindi mo alam kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa mong to. Tapos na tayo. Mahal mo ba siya? Mahal ko siya. I don't wanna lose him. Pero alam kong kung nagpatuloy yung relasyon namin, mawawala akong sarili ko. Sorry, Buboy, ah. Napabuhos ng tuloy kita ng sama ng loob ko ng di oras. Moment mo to. Ikaw may problema. Wish ko lang ngayon. Sana maayos na yung mga problema mo. Thanks, Buboy. Thanks for being here. Pero ano yung sinabi mo? Magkakabati na kami ni Mix? Basta, it's about time! Naku! Parang na-attract na ako kay Buboy. Sigurado ka? Ang gaan-gaan kasi ng loob ko sa kanya eh. Parang whenever I'm with him, nakakalimutan ko na si Prescott.